Alam nyo, ang pag-uusapan po natin ngayon, ito pong panibagong kasinungalingan series nito pong si Maharlika. Yan po ang kanyang latest live streaming kanina na almost 14 minutes. Ang pinaka walang kwentang topic na kanyang ginawa po dyan ay ang pagsasambulat daw niya sa katotohanan na ang Pangulong Bongbong Marcos ay pinakawalang kwenta at hindi tumutupad sa kanyang sinasabi. Dahil sa live streaming po na yan, pinakita niya pa ang video ng ating Pangulo with her interview at sinasabi na ang pamantayan daw po ng Pangulo ay walang bahid ng kung anumang dungis ang mga dapat na maging bahagi po ng administrasyon po ng ating Pangulong Marcos. Pero alam naman natin na ito pong si Ginoong Bienvenido Rubio, ang bagong commissioner po ng Bureau of Customs, ay nadrag po ang pangalan po nito noong 2017 bilang isang tao na meron pong maling ginagawa, di umano, ayon po sa privilege speech nitong si dating Senador Panfilo Lacson. Ngunit susuriin po natin ang lahat ng iyan, mga tol. Ako'y naniniwala sa kakayahan at kagalingan ng ating Pangulo at hindi niya papahintulutan na ang kanyang gobyerno ay mapasok ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno dati. Ano? Kung anuman ang mga naging pagbibintang sa isang privilege speech ng dating senador na si Panfilo Lacson, wala po tayong nakitang patunay doon. Higit sa lahat, hindi po iyon nagpursu sa korte. It is just a privilege speech na kung saan ang isang parliamentary member, katulad po ng isang senador, ay immune po sa demanda dahil ginawa niya po yung pag-aakusa sa pamamagitan po ng kanyang privilege speech. Basahin po natin, in particular, ang privilege speech na yan ng dating senador na si Panfilo Lacson. Pero before that pala, ilatag muna natin kung ano ba ang meron ngayon dito kay Bienvenido Rubio. Siya po ay naitalaga noong February 13 diyan po sa Bureau of Customs at pinangunahan po ng ating undersecretary sa pagre-representa po nito sa ating Secretary of Finance na si Benjamin Jokno. At ayon nga po dito sa kanilang website, I quote, "Today, the Department of Finance is honored to welcome the appointment of Mr. Bienvenido Rubio as the new chief of the Bureau of Customs." At kaugnay po niyan, syempre, siya po ay pinanumpa ng ating mahal na Pangulo. Ayon po sa Facebook post ng Presidential Communications Office, nitong katatapos na Valentine's Day, February 14, 2023, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa sa katungkulan ni Bienvenido E. Rubio bilang bagong commissioner ng Bureau of Customs. Yan po, yung nakikita niyo po sa ating screen, ang bagong commissioner po ng nabanggit po na ahensya, ang Bureau of Customs. Ang kanyang pinalitan po ay of course si sino nga ba iyon? Sandali lamang ha, hanapin ko lamang po dito sa gawing baba yung kanyang pinalitan. Nakalimutan ko bigla yung pangalan eh. Ito po si Yogi Pilimon Ruiz. Ito po si Mr. Yogi Pilimon Ruiz. Siya po yung dating commissioner at ang bagong commissioner ay si Mr. Bienvenido Rubio. Ngayon, suriin natin ang kasinungalingan nitong si Maharlika. Tandaan po natin ito mga tol, hindi porket pinangalanan mo sa publiko, may kasalanan na kaagad ang tao. Wala yung pinagkaiba sa mga general na pinangalanan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung ginamit pa nilang matrix sa war on drugs, kung saan wala naman may isang nakasuhan sapagkat wala namang mga ebidensya na magsasabi na ang mga general na yon ay talagang gumawa ng pagkakamali o pag-iiligal sa droga. Okay? Basahin natin para hindi po tayo fake news. Kasi itong si Maharlika, ito ngayon yung ginagamit katulad po ng nasabi natin kanina. Makitid ang bobita na ito. Walang utak.
Kaya naman, hanggang dito lang siya sa mga ganitong topic. At hindi niya kayang sumabay sa level ng pakikipag-usap o sa level ng diskusyon patungkol sa EDCA na sa ngayon ay mas mainit pong pinag-uusapan sa larangan po ng mainstream media at sa social media. Pero hindi natin hindi pa pwedeng pansinin itong si Maharlika sapagkat ang sinisira niya naman ngayon dito ay itong si Mr. Bienvenido Rubio na happens to be appointed by our President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sa huli, sinasabi niya na walang kwenta ang gobyernong ito at ang mga nasasadlak daw po sa posisyon ay mga tiwaling opisyal at pinagnanakawan lamang ang kaban ng bayan. Okay? Tuloy, punta po tayo rito. Ito po, yung privilege speech ng dating senador na si Pampilo Lacson. Press release August 23, 2017. May titulo po itong Kita-Kita sa Customs. Ipinahayag po ito bilang pribilehiyong talumpati ng dating senador na si Pampilo Lacson noong August 23, 2017. And pahintulutan niyo akong basahin ang buo ito nang sa ganun mailatag po natin ang ating magiging opinyon kinalaunan. Quote and quote tayo rito ha. Hell is empty and all the devils are here. So said William Shakespeare many, many years ago. Little did he imagine at that time that more than 10,000 kilometers away and some 400 years later, he would be describing our present-day Bureau of Customs. Thus, let me update Shakespeare by paraphrasing him. Hell is empty and all the devils are at the Bureau of Customs. And for the devils, the Bureau of Customs is heaven and a heaven that is haven for crooks, criminals, malefactors, and faeldons. Sorry, I meant felons. Mr. President, I stand on a question of personal and collective privilege on a matter that this representation has found repulsive and reprehensible since the start of my career as a public servant. In my years of public service, I have always taken the adage, in life, there are three C's, choice, chance, change. You must make the choice to take the chance if you want anything in life to change. Alas, Mr. President, while we see a ray of hope in many government offices, it is undeniable that over the years, customs seems to be one of the offices where darkness and evil ways triumph. A fact underscored by the oft-repeated tale about this lowly guy whose driving ambition was to find employment at the Bureau of Customs. Thanks to the intercession of his congressman, he was able to get a clerical job. After a month of working, he was surprised to find a pay envelope. Wow, may sweldo pa pala dito, he happily exclaimed. Mr. President, no matter how we fall in the reins, the Bureau of Customs feels big time in our government's fight against graft and corruption. The facts are telling. As per the Social Weather Station, the Bureau of Customs had consistently topped their polls as the most corrupt government agency from 2005 to 2016. Here's the problem. Periodically, the headlines shout of yet another big tale of corruption at the Bureau of Customs. But the anger and indignation are not sustained. The corruption mess is deliberately downplayed by the customs cretins and consigned to the dustbin of journalism history, ably assisted by their cohorts of PR firms, always ready and able to summarily kill a story that puts the Bureau in a bad light. How many of you still remember the case 6 years ago of a custom clerk named Paulino Elevado, who was discovered by accident, literally, to be the owner of a pricey Porsche Carrera sports car. Aside from his Porsche, this Elevado also owned a fleet of 6 other luxury cars, 2 houses in an upscale subdivision, his salary, 9,000 pesos per month. Clerk pa lang yan, hindi pa bossing. It is time to bring the intensity of the war against drugs to the war against corruption.
Ramdam na ramdam ang war against drugs. Araw-araw ang daming napapatay. Pero ang war against corruptions, bakit wala na yata tayong naririnig na nakukulong? I have always believed that in the light against corruption, we should only have one single standard. More importantly, we should not attempt to find our allies, friends, or enemies are. Regardless of anything or anybody, corruption is evil. And there can be, there should be no compromise with evil. For over a decade, the Bureau of Customs failed to show improvement in fighting corruption. The most recent scandal, however, closely impacts the administration's war on drugs, the very centerpiece of President Duterte's campaign promises. In fact, drugs and corruption are the two issues that President Duterte emphasizes in his public speeches and media interviews as tops in his list of priorities. This makes the issue that hand more wanting and controversial than the same old stories of customs improprieties. Last Sunday, President Duterte has announced the appointment of PIDEA Director General Isidro La Peña to replace Bureau of Customs Chief Nicanor Paeldon in the wake of the 6.05 billion shabu shipment from China. Mr. President, I pondered that delivering this privileged speech today might be likened to beating a dead horse. However, Mr. President, I have come to realize that when it comes to national interest, you do not deal with just one horse. Instead, you decimate the entire stud. Nearly 3 months ago, media headlined a story of the seizure by local authorities of 604 kilograms of methamphetamine hydrochloride in a brokerage warehouse in Valenzuela City. This latest drug haul is estimated to have a retail value of 6.05 billion pesos. Initial reports indicated that this successful apprehension of a big haul of illegal drugs was a product of intelligence sharing and cooperation against cross-border smuggling between China and the Philippine customs authorities. However, Mr. President, you do not need a title nor a law degree to postulate that something was terribly wrong. The story as it unfolds sounds more like the inspiration behind the hit movie titled Kita Kita. First, kitang-kita natin because it was so obvious that the enormous shipment was successfully smuggled under the noses or through the indispensable participation of customs officials. Second, the huge amount involved showed the obvious kita ang kita. We can see the peso signs in billions. This exactly is what prompted the Senate Blue Ribbon Committee led by Senator Dick Gordon in aid of legislation to conduct an inquiry on what looked like the fast and furious smuggling of 604 kilos of shabu, contradicting the government's intensified war against drugs. During four public hearings, we have uncovered the identities of key personalities and their modus operandi. Kita ang kita. We can easily see the incomes of several customs officials. A self-confessed player, aka Fixer, Mark Taguba, confessed about some payoffs. First, in an executive session, eventually in open public hearings, yesterday, he presented few names of the customs officers and bagmen whom he had transactions with. However, Taguba did not spill all the beans. Kitang-kita natin, we discovered the labyrinth and lexicon of the criminal inside the Bureau of Customs. The consignee for hire, the selective lane mechanism, the payola system, the partner in crime relationship between Chinese nationals and our corrupt government officials, complete with middlemen and bagmen. It is a smuggling mafia out there, Mr. President, a criminal state that has no fear of government nor the president. Kawawa ang Republika ng Pilipinas. Suffice to say, Mr. President, that our quest to dig up 604 kilos of shabu neatly hidden in 5 cylindrical roller printing machines from China managed to slip under the BOC officials' noses has opened up a whole cylinder of worms. During the hearing of the Senate Blue Ribbon Committee, Commissioner Paeldon admitted
that he was aware of the so-called Tara system even before assuming office. He said he tried. His excuse, he could not investigate the matter because he was helplessly alone in eradicating corruption in his domain. To be more specific, Paildon said, the appointment of the officers in charge in the probe was just December or January. So, for the first 6 months, I was working alone. Boo-hoo, tell to the Marines, Mr. Paildon, but not to this institution. Mr. President, records show that as early as July 1, 2016, he already hired the services of Gerardo O. Gambala, Milo D. Maestro Campo, Attorney Mandy Therese M. Anderson, and Henry Anthony M. Torres as technical assistants each, receiving a monthly compensation of 40,000 to 50,000 pesos. Kitang-kita delays. Mr. President, even granting Mr. Paildon's assertion that he was working alone, if he was the principled man that he said he is, he should have stood firm even if he was alone. As head of the Bureau, with the backing of no less than the President of the Republic of the Philippines, Commissioner Paildon should have started a cleansing in the Bureau by eliminating what has been corrupting the agency for so long, the Tara system. Unfortunately, instead of going against the system, siya ang kinain ng sistema, thereby effectively tolerating and even promoting the impunity of corruption. Loud whispers in the four corners of the Bureau of Customs compound tell of 100 million peso pasalubong to the newly installed commissioner, a quarter of which, or 25 million pesos, was retained as finder's fee by his middleman named Joel Tevez. If in the AFP under a previous administration, you end your stint with the infamous goodbye, pabaon, the Bureau of Customs naman, you start your stint with a welcome pasalubong. Holy mackerel, welcome pa lang, may kita na. It is an outright cash incentive. Accepting this pasalubong is a slippery slope. As they say, corruption is like a ball of snow. Once it set a rolling, it must increase. Once one accepts the pasalubong, then the ball of corruption starts to snowball. At pag nagsarapan na, hahanap-hanapin pa ang dagdag kita. And just like taking illegal drugs, they find themselves addicted to bribes in exchange for favors. Tuloy ang ligaya ng mga corrupt. Indeed, loose morals will blur lines. How can we stop the importation of illegal drugs at the Bureau of Customs if the graft activities of its officials and personnel and the corrupt system persist in the seaports and airports? The issue at hand would have never happened if there was no collusion by someone with somebody from inside, whether it is a middle-level official of the Bureau or all the way up. Kung walang kita, lahat makikita. Kung may kita, wala talagang pagpupuslit na makikita. Mr. President, everybody knows at the Bureau of Customs, it's everybody happy. They have this so-called payday Friday, TGIF, Friday 3 o'clock habit or whatever day of the week and hour of the day, now choose to make themselves happy and yes, filthily rich. So many monikers have been coined for this joyous tradition at the BOC, but all prefer to a weekly assembly of several customs officials and selected employees where multi-million peso bribes, otherwise known as Tara, are given and divided up. Mr. President, for the past few weeks, I have been expressing my disbelief with President Duterte's unusual calm and gentle reaction to the alleged involvement of his people in customs to the massive volume of drugs that easily made its way to our controlled borders. Nevertheless, after weeks of public outcry here, there, and everywhere for the removal of Paildon, President Duterte has finally acted and replaced him as custom chief. Even for an honest man, sabi nga ho natin, it is a better late than never. Now, in case our distinguished colleagues are wondering how and from whom I got all this information, let me tell you as a background, Mr. President, with a little bit of exaggeration. Si Nick Paildon na lang yata ang hindi nakakaambag ng datos na ipinapakita ko sa inyo
sa mga susunod na sandali, o ipapakita ko sa inyo sa mga susunod na sandali. Indeed, when the so-called customs payola or tara hit the pan and made it to the headlines, information came pouring in. Quite a number of top and middle-level customs officials and employees, as well as brokers, even one civic-minded individual who has been gathering information on this matter for the longest time, started contacting our office. At least two of those I mentioned directly came to us provide their own versions of the tara list. From various sources inside and outside the Customs Bureau that I have interacted with over the past 2 weeks regarding the tara list, we carefully vetted and cross-matched each and every information to come up with an objectively filtered and detailed list of who and how much each office or official in the Bureau collects per container per day. From the list furnished us by various sources, a standard tara amounting to a low 19,000 pesos to a high 45,000 pesos is paid to the customs officials in the central office for each container. On top of the standard tara paid to Customs Central Office Manila International Container Port officials and employees, also collect payola in the amount of 14,700 and 23,700 for 40-footer containers. Hence, the total tara being paid for each container is from 33,700 to 68,700 pesos. For a 40-footer container for the Port of Manila, the tara of the customs officials and employees amounts to 15,700 to 26,700. If we add this to the standard tara mentioned above, the total ranges from 34,700 to 71,700. For a 20-footer container, an additional 12,200 to 20,700 tara for the customs officials and employees in the Manila International Container Port is added to their standard tara, making a total tara for each 20-footer container amounting to 31,200 to 65,700. For the Port Manila, custom officials and employees are receiving taras from a low of 13,200 to as high as 23,700, making the total tara for a 20-footer ranging from a low 32,200 to a high 68,700 pesos. From this, the share of each office or person with the Bureau can range from a low of 200 pesos to a high of 15,000 pesos per container. Believe it or not, officials from the top offices of the Bureau down to those who monitor the gates and X-ray have their share in the tara. What is amusing, Mr. President, ang mga dokumento at listahan ng mga tumatanggap ng tara ay naglalaman ng halos pare-parehong mga pangalan ng customs officials and officials involved, bagmen at operators, maliban sa mga pangalan at syempre naman ng mga mismong nagbahagi ng impormasyon sa amin. Having said that, it is almost an easy job to come up with a very credible tara list. So much or so without much ado, allow me to proceed. Mr. President, I beg your indulgence as I have lot of names to read from this list. Allow me to start with the list of alleged bribe givers or players at the Bureau of Customs. Please pay attention, mga tol, dito sa mga pangalan na aking babanggitin. Number one, Tina Yu, Jerry Yu, Manny Santos, David Tan, Jude Logorta, Eric Yap, Ed Vic Yap, Ruben Taguba or Mark Taguba, Noel Bombalin, Jan Paul Tebes, Jerry Tebes, Joel Tebes, Janjan Tebes, Ringo Tebes, George Tan, Johannes Dennis Derama, Henry Tan, Bim Castillo, George Wee, Attorney Benir Bakiran, Janice C., Armando Burog Tolentino and Ruel Tolentino, Kimberly Gamboa, Bobot Sison, Marty Pimentel of Cebu, A Certain Eunice of Davao, June Diamante, Vic Reyes, Jerry Yap, Arnold Saulong, Hope Arnulfo Saulong, Boy Sabater, Niro Andal, Leia Cruz, Aying Acusar, Eduardo Dio, Ray Tubig, Ruel C., Frank Wong, Chimen, Jen Yu, Grace Bisaya, Arthur Tan, Charlie Tan of Davao Group, Anthony Nang. At this point,
Here are the names of identified collectors or bagmen. 1. Attorney Christopher Balastig through Russell and Estrella and Attorney Genepiel Lagmay for the Office of the Commissioner. Nanico for Import and Assessment Service, also included is a certain Lorna Rosario. Joel Pinawin, Olly Valiente, and Teddy Sagaral for Customs Intelligence and Investigation Service. Attorney Larry Bert Hilario for the Risk Management Office Command Center. A certain Magic for or Major Salamanca for the Enforcement Group. Bien Rubio, Jerry and Diego Santiago for the Intelligence Group. Take note of number 6, Bien Rubio. This is Bienvenido Rubio. And the rest are the names that have been mentioned by the former Senator Panpilo Lacson. Now, nabasa ko na ang pangalan ng tinatarget po ni Maharlika ngayon. Ano ang nangyari dito? This is a privileged speech and does not support any kind of evidence in 2017. In fact, kung nagsagawa man dito ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, ang dating senador na si Dick Gordon, wala din silang napatunayan o whatsoever sa liability ng mga taong binanggit dito. Kaya ngayon, kung gagamitin ito nitong si Maharlika para siraan ng ating mahal na Pangulo dahil sinasabi niya, ito na ang ebidensya na nagpapakita na ang itinalaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si Bienvenido Rubio bilang commissioner ng Bureau of Customs ay tiwali. Hindi po yun tama. Sapagkat lagi po nating sinasabi at alam naman po natin sa ating batas na kung sino ang nag-aakusa, same with this privilege of speech ng ating dating senador na si Panpilo Lacson, ay sila dapat ang magpapatunay sa proper forum. In fact, wala tayong nakitang any actions from the Senate in this explosive privilege speech ng dating senador. Parang ang nangyari lang dito, nag-name drop ang dating senador at afterwards, since meron siyang parliamentary immunity at hindi siya pwedeng sampahan ng kasong libelo dahil ginawa niya po iyan during session at sa isang privilege speech, parang nasira lamang ang pangalan ng mga taong ito. Pero siyempre, hindi naman natin inaalis na hindi totoo ang sinasabi nitong si Senator Panpilo Lacson. Ang sa amin lamang, lalo ngayon, ang bagong commissioner ng Bureau of Customs, ayon sa kanyang track record, has no corruptions, has no marks of illegal or unlawful doings in his previous years. Alam nyo, itong si Bienvenido Rubio, ang kanyang naging posisyon diyan sa Bureau of Customs, he was rose from the rank, ano? Mula sa pinakamababa hanggang sa marating niya ang nabanggit na posisyon sa kasalukuyan. Ipagpalagay natin ngayon na itong tao na ito ay pinagbintangan sa nakaraan. Sino ba ang dapat sisihin? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ba? Hindi. Kasi merong Duterte administration na dapat sila yung mismong nag-imbestiga. Kaya dapat sabihin dito nitong si Maharlika sa kanyang tatay, anong ginawa ninyo? Pinangalanan pala ng dating senador itong si Bienvenido bilang collector or bagman sa Bureau of Customs Intelligence Division, wala silang naging aksyon. Tapos ngayon, porkit na appoint sa commission sa Bureau of Customs, kakwestiyonin nyo ngayon yung integridad nitong tao at palalabasin mo pa dito sa vlog mo, Maharlika, na ang Pangulo ay walang isang salita. Kasi sinasabi mo dito na-interview mo si Pangulong Bongbong Marcos at sabi mo, ang pamantayan ng ating mahal na Pangulo, totoo naman yun, ano?
na dapat walang bahid ng anumang korupsyon o pagkakasira sa kanilang integridad. Ito bang sinasabi mo ngayon, Maharlika, kay Bienvenido Rubio, ang ating commissioner ng Bureau of Customs, ay may bahid ng korupsyon? An allegations is just an allegation. Parang ginagawa mo ngayon sa ating unang ginang. Kapag ka hindi napatunayan sa harapan ng hukuman na ang tao talaga ay nakagawa ng pagkakamali, wala ding ebidensya na ipinarensat naman lamang at sabihin na sila talaga ay nakagawa ng pagkakamali, hindi makatwiran na sila ay husgahan. Sinisira mo ngayon ang pangalan nitong si Mr. Bienvenido Rubio dahil siya ay appointed ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Aba, kung talagang gusto mong sisihin si Pangulong, kung talagang gusto mong sisihin ang kasalukuyang administrasyon at ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, dapat inuuna mong sisihin. Bakit nagpabaya ang Duterte administrations kung totoo at hinahangaan mo ngayon itong si Panfilo Lacson? Kasi ang ginagamit naman na ebidensya nito ngayon, nitong si Maharlika, si Senator Panfilo Lacson eh. Ebidensya ba itong privilege speech na ito, Maharlika? Wala ito. Pribilehiyong talumpati lamang ito. Hindi natin pwedeng i-consider itong ebidensya regardless kung ano man ang nasa isip ng dating senador na si Panfilo Lacson. Hanggat hindi ito nadala sa proper forum. At kung sinasabi nyo na kumakaharap ng kaso itong si Bienvenido Rubio sa ombudsman, eh siguro pwede nyong erase yan with evidence. Nang sa ganun, madala sa atensyon ng ating mahal na Pangulo. Eh baka naman, hindi rin ito nakarating sa ating mahal na Pangulo. Dahil alam nyo naman, ang ating Pangulo may mga alter ego na kanyang pinagkakatiwalaan, particular ngayon, si Secretary Benjamin Jokno. Siguro kung meron mang magpupush ng appointment nito, hindi mismo ang ating Pangulo, kung hindi yung mga tao na alam kung ano ang pagkatao nitong si Bienvenido Rubio. At kung meron kayong sinasabing alegasyon laban dito, ito ay corrupt. Ilabas nyo na naman ang ebidensya ngayon, Maharlika. Ang mahirap kasi sa iyo, Maharlika, dahil sa mga kasinungalingan series mo, ang nagiging judgment kagad ng mga tangamong manonood ay ano na ang nangyayari dito sa Pilipinas. Nang hindi man lang muna nila iniisip, saan ba nang galing ang impormasyon na ito na kinukuha nitong si Maharlika? Ano ba ang pinagbabatayan nitong si Hitad? Ano ba ang kanyang mga ebidensya? Wala nang ganong mga critical thinking sa mga manonood mong tanga eh. Kasi ginagawa mo silang tanga dahil sa pagiging ganid mo sa mga impormasyon para ilabas dito sa publiko nang wala ka namang pinagbabatayang matinding ebidensya. Kanino kami maniniwala? Sa'yo na isang sinungaling? O sa ating Pangulo na ginagawa ang lahat para sa ikabubuti ng bansa at ng sambayan ng Pilipino? Itong issue mo, recycled. Kung meron kang dapat sisihin kung bakit nagpatuloy itong si Bienvenido Rubio, ang Administrasyong Duterte. Kasi kung nilinis ng Administrasyong Duterte ang pangalang Bienvenido Rubio, siyempre ang palagay na diyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay wala itong kasalanan. At kung anuman yung kanyang track record, doon titingin ngayon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil yung binibintang sa kanya in this particular privilege speech na binasa natin ay hindi naman pala totoo. Just an allegation made during privilege speech ng dating senador na si Panfilo Lacson. Ano naman kaya ang kasinungalingan na gagawin mo sa hinaharap, Maharlika? Wala ka na yatang maisip talaga eh, no? Na issue. Pero I suggest kung gusto mo makisawsaw sa issue ngayon ng merong educated and intelligent discussion, sumaklaw ka, sumaisaw ka ngayon dito sa EDCA. Better doon ka ngayon mag-stay. Hindi itong mga walang kakwenta-kwenta mong kasinungalingan. Ulitin ko lamang,
hindi kasalanan ng Pangulong Bongbong Marcos kung bakit hanggang sa ngayon si Bienvenido Rubio ay nasa Bureau of Customs. Kasalanan niya ng nakaraang administrasyon kung yung mga alegasyon ninyo ay totoo. Pero wala ngang patunay. Saan tayo magtitiwala ngayon? Siyempre doon sa katotohanan na itong si Bienvenido Rubio ay walang ginawang mali. Ngayon, kung talagang kayo may merong ebidensya na merong pagkakamali itong si Bienvenido Rubio, ilabas ninyo. Huwag niyong i-burden doon ngayon sa tao na magpaliwanag sa harapan ng publiko dahil lamang sa mga gusto ninyo o sa mga kasinungalingan na pinapakalat ninyo sa harapan ng publiko. Ang nangyayari kasi sa iyo, Maharlika, tina-trial by publicity mo lahat ng may kaugnayan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumalabas talaga dito sa iyong ginagawa na ikaw, ang layunin mo lamang, guluhin ang Pilipinas. Tapos sasabihin mo, ano nang nangyari sa Pilipinas, kawawa naman ang bansa at sambayan ng Pilipino, napakakapal ng pagmumukha mo, samantala nandyan ka, nagpapasarap ngayon sa iyong bakasyon, hindi ka naman umuwi dito sa Pilipinas. Umuwi ka man dito sa Pilipinas noong eleksyon at saka inaugurasyon ng ating Pangulo. Pero ang dahilan mo pala, nanghihingi ka ng posisyon, napakakapal ng pagmumukha mo, isa ka talagang bubita at napakasinungaling. Porkit hindi ka napabigyan dahil hindi ka naman kwalipikado, ganyan na ngayon ang inaasal mo. Ang mahirap sa iyo pa, puro ka daldal ng kasinungalingan sa publiko, tapos ang mga source mo, si Senator Lacson, privilege speech niya ngayon, bago ito eh. Tapos sinend sa iyo ng iyong sender, ng iyong subscriber, followers, etc., etc., na wala naman talagang mga katotohanan. Oh, maniniwala ba kayo dito kay Maharlika sa panibagong paninira na ginagawa niya sa kasalukuyang gobyerno? Ako hindi. Tanga lang ang maniniwala kay Maharlika. Isang malaking tanga ang maniniwala dito kay Maharlika. Katangahan ang maniwala sa kasinungalingan. Bakit? Alam mo nang hindi totoo pero pinaniniwalaan mo pa eh. Pangalawang punto kung bakit kayo mga tanga na nanonood kay Maharlika. Kasi, kitang-kita naman ninyo sa inyong mga sarili na yung pinanonood ninyo ay gawa-gawa lamang nitong ni Maharlika. Tapos galit na galit kayo ngayon. Mga masokista din kayo. Ayaw na ayaw ninyo nang nagagalit pero pinanonood nyo yung nagpapagalit sa inyo. Tapos sasabihin ninyo pare-parehas, mahal ninyo ang Pilipinas. Sa bagay, ganun talaga kapag ka tanga. Ano? Sasabihin kung ano yung inaakala nilang tama pero mali naman. O, masasaktan na naman ang mga tangahanga nitong si Maharlika. Pero ganun po talaga kayo. Si Maharlika, tingin ko, hindi tanga. Siya po ay isang ganid na tao. Isang oportunista. Nag-aabang palagi ng kapakinabangan sa kanyang kapwa. Kapag wala ng kapakinabangan, eh babaliktad at itatapon niya na lamang na parang basura ang kanyang pinakinabangan. Kayo, kinalaunan, ganyan ang magiging trato sa inyo ng inyong pinanonood na ganid. Isang haliparot kasi hitad eh. Ano? Pero mukhang mali yung sinabi sa atin ng isang manonood natin kanina. Kasi sinasabi niya, may kabit daw si Pangulong Bongbong Marcos. Wala naman, pinanood ko. Ano? But anyway mga tol, maraming salamat po sa inyo. Bago